Ito ang kasaysayan ng pinaka-controversial na balita noong 1961 kung saan nabaliw ang ama sa kanyang nag-iisang anak na babae. Totoo nga bang kaya ito nabaliw ay dahil may ginagawa siyang hindi maganda sa kanyang anak at hindi niya kayang makita itong kasama ng iba? Bakit niya pinatay ang kanyang buong pamilya? May connection ba ang pamilya Kabading kay Ferdinand Marcos? Kilala ni natin si Pablo Kabading. Tara, alamin natin sa history. Ang bahay sa Zapote Street. 4 na putok ng baril ang narinig sa isang bagong tayong bahay sa 1074 Zapote Street, Makati City noong gabi ng 18 ng Enero 1961. Ito ang bahay ng pamilya Kabading. Tinipon sa isang kwarto at pinatay ng haligi ng tahanan ang buong pamilya. Ang ama ng tahanan ay si Pablo Kabading, retiradong miyembro ng Manila Police Department, isang Ilocano. Matikas gaya ng inaasahan sa isang opisyal ng batas, maayos at makulay manamit. Maraming larawan niya ang nakadisenyo sa pader ng kanilang bagong bahay. At sa edad na 50 ay mas batang tingnan kaysa sa napakatahimik at mas bata niyang asawa, si Mrs. Asuncion Kabading. Isang sunod-sunurang asawa ni hindi nagsasalita maliban na lamang kung ipag-utos ito ng kanyang asawa. Si Lydia ang kanilang nag-iisang anak na babae. Si Eduardo Kabading, 8 taong gulang na batang ampon ng pamilya Kabading. Naroon din ang 2 katulong na limitado lamang ang alam sa Tagalog. Sina Normalinda Gapus, 15 taon, at Corazon Versosa, 12. Sa harap ng gate ay may 2 aso na nakatali kapag umaga at pinakakawalan kapag gabi. Pagkakakilala. 1960, nang umuwi ng Pilipinas ang isang mahinahon at malumanay magsalitang Caviteño na si Dr. Leonardo Quitangon, 35 taong gulang, upang magturo bilang isang profesor sa University of Santo Tomas. Dito niya nakilala si Lydia Kabading, isang 23 taong gulang na intern. Nagustuhan ni Leonardo ang pagiging mahiyain, tahimik at sweet nito. Nagsimulang mag-date ng regular ang dalawa. Nanonood sila ng pelikula at mga basketball game. Ilang beses na ring dinala ni Leonardo sa kanilang bahay si Lydia. Ngunit napansin ng magkakapatid na tila may pagkamisteryoso ang dalaga. Madalang kung magkwento man ito ukol sa personal niyang buhay o masasayang alaala ng kanyang pagkabata na pangkaraniwang ginagawa ng mga magnobyo. At sa tuwing ito ay malilig ng bahagya sa pag-uwi ay nagmamadali itong umalis at sinasabing kailangan ko munang magpaalam sa aking ama. Kahit na ang ibig pa sabihin nito ay uuwi siya ng Makati. Naintindihan naman ng mga Kitangon na nag-iisang anak si Lydia at babae pa, kaya ganoon na lamang kahigpit ang mga magulang nito sa pagpaprotekta sa kanya. Madalas inihahatid ni Pablo ang kanyang anak na si Lydia sa eskwelahan at sinusundo ito pagkatapos ng klase. Kilala din siya na pinagbabantaan ang mga kabataang lalaki na mapapatitig sa kanyang anak habang naglalakad papasok sa eskwelahan. Naaarestuhin niya ang mga ito o maging ang mga lalaki na mapapadikit ng lapis sa kanya sa jeep. Walang sasakyan ang mga Kabading, ngunit may nakahandang garahe at driveway para dito sa kanilang bahay. Nang matapos ni Lydia ang kanyang internship ay nagdesisyon si Leonardo na tulungan ito para mag-review sa darating na board exam. Madalas siyang naging bisita sa tahanan ng mga Kabading. Sa simula ay maganda ang trato ng mga ito sa kanya, lalo na ni Pablo na sinabihan pa siya na paprangkahin kita. Walang kahit isa sa mga naging nobyo ni Lydia ang nagtagal ng 10 minuto sa bahay na ito. Hindi ko sila gusto kaya sinasabi ko yun at pinapaalis sila. Pero gusto kita, mabuti kang lalaki. Dito napansin ni Leonardo ang pagiging isang dominanteng figura ni Pablo sa kanilang bahay na ang kanyang asawa ay sunod-sunuran sa mga gusto nito at ang kanyang salita ay ang batas sa kanilang tahanan. Nang makapasa ng board exam si Lydia ay nagpaalam ang magnobyo kay Pablo kung maaari ba silang magpakasal. 2 ang kondisyon ni Pablo, 1 marangyang kasal at 5,000 dowry. Sinabi ni Leonardo na kaya niya ang magarbong kasal ngunit hindi ang dowry. Nagkipit-balikat lamang si Pablo. Walang dowry, walang kasal. Ilang linggong nag-ipon si Leonardo ngunit 3,000 lamang ang kanyang naipon. Pumayag naman si Pablo at ibinaba ang presyo sa nakayanan ni Leonardo. Sinabi niya rin na huling kondisyon pagkatapos ng kasal ay titira ang 2 sa kanilang bahay sa Zapote Street. Ipinagawa ko ang bahay na ito para kay Lydia. Gusto kong dito siya tumira kahit siya ay kasal na. At isa pa, hindi kakayanin ng kanyang ina
na mahiwalay sa kanyang nag-iisang anak. Dahil sa labis na pagmamahal ni Leonardo kay Lydia, ay napilitan itong pumayag sa kahilingan ni Pablo, kasal o sakal. Ikasampu ng Setyembre 1960, ikinasal sina Leonardo at Lydia sa Manila Cathedral. Sponsor nila sina Mrs. Delphine Montano at Senator Ferdinand Marcos. Sa selekta ginanap ang reception at umuwi na sa bahay sa Zapote Street ang bagong kasal. Hindi nagtanggal ay napagtanto ni Leonardo kung bakit napaka-misteryoso ni Lydia sa kanyang buhay sa kanilang tahanan. Ang pamilya na nakilala niya noong nililigawan pa lang niya si Lydia ay nag-iba. Ang lahat ng tao sa bahay, kahit pa ang dalawang aso nila, ay nanginginig sa takot sa sandaling tumaas ang boses ni Pablo. Sunod-sunuran ang lahat sa kanya. Anuman ang sabi ni Pablo ay ang batas na kailangang sundin. Si Pablo ang sentro ng tahanan. Madalas nitong ipagmayabang na pumatay siya ng dalawang Amerikanong sundalo noong 1946 nang mahuli niya ang mga ito na pinagnanakawan ang isang kapitbahay niya sa Quezon City. Maging sa honeymoon o buhay may asawa ng kanyang anak ay siya pa rin ang sentro. Nakakapagtaka ang pagiging obsessed nito sa kanyang anak. Kapag manonood ng sinihan ang mag-asawa ay dapat kasama si Pablo. Nagre-reklamo ito kapag nakaupo sa likuran. Gusto nitong katabi sila sa harapan. Tuwing uuwi galing sa trabaho si Leonardo ay pinagbabawalan ang mag-asawa na pumunta sa kwarto upang mag-usap. Kailangan ay sasala lamang sila at makipag-usap kay Pablo. Pinaliwanag ni Leonardo na hindi siya pala kwento at kaya siya na in love kay Lydia ay dahil tahimik din ito gaya niya. Hindi naman daw ito problema, sabi ni Pablo, basta doon sila sa sala kung saan nakikita sila nito. Sa hapagkainan ay tahimik lamang ang lahat habang si Pablo ay salita ng salita. Ngunit nang matapos na ang kainan at papunta na sa kanya-kanyang kwarto ang bawat isa, ay hindi na kinaya ni Pablong makitang magkasamang matutulog si Lydia at Leonardo. Isang gabi ay inutusan niyang matulog si Lydia sa tabi ng kanyang ina dahil masakit ang ngipin nito. Pagkatapos ay tiningnan niya ng masama si Leonardo, kaya sumunod na lamang si Lydia nang walang imik. Maraming beses at iba't ibang dahilan ang inirason ni Pablo sa mag-asawa para lamang hindi sila magkasamang matulog sa iisang kwarto. Napagtanto na lamang ni Leonardo na tila isa na rin siya sa nagiging sunod-sunuran kay Pablo. Isang gabi ay bigla na lamang itong nagpakita sa bahay ng kanyang mga magulang sa Santa Mesa. Ikinagulat ng kanyang mga kapatid ang pagbabago nito, gayong hindi pa man katagalan na ito ay ikinasal. Mukhang balisa ito na late daw siya ng uwi dahil nasiraan ang kanyang kotse. Ipinagawa niya ito at ngayon ay hindi na siya makapasok sa bahay. Nang tanungin kung bakit ay sinabi niyang hindi niyo kilala ang father-in-law ko. Lahat ng tao sa bahay na iyon ay kailangan nasa loob na sa tamang oras dahil kung hindi ay ilalak na ang gate pati mga pinto at bintana at wala nang maaaring pumasok. Sinamahan ng nakababatang kapatid niyang si Jean, si Leonardo pabalik sa kanilang bahay sa Zapote Street upang samahan itong ipaliwanag kay Pablo ang nangyari. Ngunit madilim na ang buong bahay at nakalak na ang lahat ng gate. Naiinis si Jean nang alalahanin niya ang araw na iyon. Sinabi niya, kumukulo ang aking dugo sa alaalang iyon. Ang panganay kong kapatid na takot na kumakatok ng kumakatok sa kanilang gate na wala man lang nagbukas. Kung ako yun ay hindi na ako magtatagal pa ng isang segundo. Ngunit ang kuya ko ay naghintay ng 5, 10, 15 minuto. Kumakatok at nagmamakawang papasukin siya. Napilitang magpalipas ng gabi si Leonardo sa kanilang bahay sa Santa Mesa. Kinabukasan, nang makauwi si Leonardo, ay sarkastiko siyang tinanong ni Pablo kung saan siya galing. Sa basketball ba? Hindi na mapakali si Leonardo, tumindi ang pagnanais niyang ilayo ang kanyang asawa sa ganitong katoksik na tahanan. Pinag-usapan nila na kailangan na nilang bumukod, ngunit nang magpaalam sila kay Pablo ay sinabi nitong kapag sumama sa iyo si Lydia ay babarilin ko siya sa ulo sa harapan mo. Dahil dito ay hinikayat siya ng kanyang mga kapatid na bumili ng sarili niyang baril. Ngunit sabi lamang ni Leonardo na hawak niya ang kanyang rosary. Nang dumating ang araw na mag-oath-taking bilang doktor si Lydia, ay hindi pinayagan ni Pablo na sumama si Leonardo. Tanging siya at asawa lamang niya ang maaaring dumalo sa seremonya dahil wala namang ginastos si Leonardo sa pag-aaral nito. Inalok pa rin ni Leonardo na gamitin nila ang kanyang kotse, ngunit tinanggihan ito ni Pablo at kumuha na lamang ng taxi.
Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 2 buwan. Nagdesisyon si Leonardo na umalis sa poder ni Pablo. Gusto niyang isama si Lydia. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Hindi ito nakasama dahil sa labis na takot. Ilang linggong hindi nakita at nagkausap si Leonardo at ang kanyang asawa. Sa tuwing lalabas ito ng bahay ay kasama nito ang kanyang ama, ina, ang ampon nilang si Eduardo o ang lahat ng mga ito. Wala pang cellphone ng mga panahong ito at tanging telepono at liham lamang ang maaaring paraan ng komunikasyon nila Lydia at Leonardo. Parehong kontrolado ni Pablo. Nang mapag-alaman ni Leonardo na nagtatrabaho na si Lydia sa isang ospital, ay pinuntahan niya ito upang makausap. Ngunit sakto namang nakasalubong niya si Pablo na naroon para sunduin ang kanyang anak. Kinabukasan, nabalitaan niyang hindi na nagtatrabaho si Lydia sa ospital. Nang mapag-alaman niyang buntis si Lydia, ay desidido siyang suportahan ang gastos nito sa pagbubuntis. Pinuntahan niya si Lydia sa bahay nito sa Zapote Street habang wala ang kanyang ama. Nahikayat niya itong lumabas sa bakuran, ngunit ayaw tanggapin ang inaabot niyang pera sa pagitan ng nakalak na gate. Sinabihan siyang ipadala na lamang ito habang umiiyak na tumakas papasok sa bahay. Nagpadala siya ng cheque, ngunit ipinadala ito pabalik sa kanya. Pagdating ng Pasko ay dumalaw si Leonardo sa Zapote Street, dala ang isang regalo para sa kanyang asawa. Napakatagal niyang tumayo at kumatok sa gate ng mga kabading na umabot sa putong pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Napilitan sila na papasukin si Leonardo. Pinayagan siyang ibigay ang kanyang regalo at makausap saglit si Lydia. Sinabi niyang tila payag ang kanyang ama na kausapin ang ama ni Leonardo upang pag-usapan ang problema nilang mag-asawa. Ang problema? Nais nang bumukod ng mag-asawa na nasa hustong gulang mula sa kanilang mga magulang. Pinaunlakan naman ito ng ama ng mga kitangon. Isang gabi ay pumunta siya sa bahay ng mga kabading kasama ang 2 nakababatang kapatid ni Leonardo na si Jean at Nonilo. Kumatok sila sa gate. Bagamat nakabukas ang ilaw sa loob ng bahay ay walang nagbukas ng pinto sa kanila. Maya-maya pa ay pinatay ang mga ilaw at lumabas lamang ang isang katulong at sinabing wala sa bahay si Pablo. Panandali ang kalayaan. Sa wakas ay nakaipon na ng lakas ng loob si Lydia. 28 ng Disyembre, umagang-umaga, ay nagulat si Leonardo nang makatanggap ng tawag mula kay Lydia. Hindi na niya kayang mawalay pa nang matagal kay Leonardo. Nakiusap itong sunduin siya sa isang simbahan kung saan kasama niya ang ampon nilang si Eduardo. Agad na tinungo ni Leonardo ang simbahan at sinundo ang 2. Ibinaba nila si Eduardo sa sumunod na street bago ang Zapote Street upang makauwi ito ng ligtas bago nagmadali papunta sa bahay ng mga kitangon sa Marugondon, Cavite. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay tumawag pa si Leonardo sa kanyang mga kapatid sa Santa Mesa upang balaan ng mga ito na tiyak na pupunta doon si Pablo, kaya siguruduhin nilang ilayo sa lugar na iyon ang kanilang ina upang masiguro ang kaligtasan nito. Bandang 10 a.m. ay dumating na nga lula ng isang taxi si Pablo at ang asawa nito. Sa gate pa lang ay nagsisisigaw na, nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nilabas siya ni Jean at Nonilo at inimbitang pumasok sa loob ng bahay, ngunit tumanggi ito at sinabing si Lydia lamang ang gusto niya. Si Pablo na naghihintay sa taxi ay biglang lumabas at sinigaw na ilabas nila si Lydia. Medyo naiinis na sinabi ni Nonilo na, aba, anong kinalaman namin sa anak mo? Kasama niya ang asawa niya. Bumalik si Pablo sa taxi at kinuha ang kanyang submachine gun sa isang kahon. Kasabay nito ay bumalik ng bahay si Nonilo upang kumuha ng baril, kaya kay Gina itutok ang baril. Pinagbantaan niya ito, ilabas mo ang aking anak, kung hindi ay bababarilin ko kayong lahat. Ngunit kalmado pa rin si Jean, sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon. Sinabi niyang, bakit di natin ito pag-usapan ng mahinahon gaya ng mga disenteng tao sa loob ng bahay? Tingnan mo, nag-iiskandalo tayo dito. Na-conscious pa rin sa kanyang imahe ay ibinaba ang kanyang baril. Ngunit nagbanta pa rin siya na mayroon sila hanggang hating gabi upang ilabas ang kanyang anak. Dahil kung hindi, ay makiusap na sila sa PC o Philippine Constabulary na bantayan ang kanilang bahay. Pagkaalis ng mag-asawa sa kanyang taxi, ay siyang dating naman ng mobile police na tinawagan ng mga kapitbahay.
Inabisuhan ng mga ito si Jean na magsampa ng reklamo sa opisina ng piskal. Ngunit mas pinili ni Jean na pumunta sa bahay ng mga kabading sa Zapote Street sa pagbabaka sakaling mas gumana ang diplomasya. Nagulat si Jean nang malugod siyang tinanggap ni Pablo sa kanilang bahay. Sinabihan pa siyang isa kang matapang na lalaki at maswerte ka rin. Pinahainan niya ng coke si Jean. Sinabi ni Jean na pupuntahan niya sa Cavite ang mag-asawa, ngunit hindi niya masisigurado na maibabalik niya si Lydia dahil ang mag-asawa pa rin ang magdedesisyon. Bandang 8 PM na nang makarating si Jean sa bahay nila sa Cavite. Habang nagpa-park sa kanilang bakuran ay tinanaw siya ng mag-asawa sa bintana. Dali-daling tinanong kung ano-ano nangyari, baka sa mga mukha nito ang pagkabalisa. Nang sinabi niyang wala ay naging maaliwalas ang mga mukha nito. Sa wakas ay makakapag-honeymoon na rin kami. Hinayaan muna ni Jean na makakapag-enjoy ng sandali ang dalawa. Hinintay niya hanggang pagkatapos ng hapunan bago niya sabihin sa dalawa ang nangyari sa Santa Mesa at ang pagbabanta ni Pablo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa, lalo na si Lydia. Noong panahong iyon ay bakas na bakas sa buong pagkatao niya ang takot. Hindi ako maaaring bumalik, papatayin niya ako saad nito. Sinabi ni Jean na lumamig na ang ulo ng kanyang ama at mukhang reasonable ng tao. Dito nila nasilayan ang nagtatagong nakaraan at pagkabata ni Lydia. Sa bugso ng damdamin ay nasaad ng tahimik na si Lydia ang kanyang hinanakit. Hindi mo siya kilala, mas matagal ko siyang nakilala at kailanman ay hindi ako naging masaya. Ikinuwento ni Lydia ang pabago-bagong timpla ng mood ni Pablo, lalo na sa kanya, na ang mga ngiti at malalambing na salita at mga haplos ay biglang nauuwi sa mga bugbog kapag nagdilim ang paningin nito. Binakapan naman ni Leonardo ang asawa at sinabing artista ang kanyang father-in-law. Bago magbago ang trato nito sa kanya ay naranasan niyang pinapaypayan pa siya nito habang nakain ng hapunan noong nangliligaw pa lamang siya kay Lydia. Sa mga oras na ito, habang nagbabantay sa kanilang gate si Nonilo sa Santa Mesa, ay 3 beses na niyang nakitang dumaan sa kanilang bahay sakay ng taxi si Pablo. Tinanong ni Jean kung ano ang plano ng dalawa, ngunit sinabi niyang hindi niya papersahin ang mga ito na bumalik, pero hindi rin sila maaaring manatili na lamang sa Margondon at doon mamuhay. Nag-usap muna ang mag-asawa sa kanilang kwarto habang si Jean ay naghihintay sa mesa. Lumipas ang oras kaya pinuntahan na ni Jean ang dalawa. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto nito kaya sumilip siya. Ngunit hindi niya inistorbo ang mag-asawa nang makitang nakaluhod ang mga ito at nagro-rosaryo. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalawa at nagsabing nagdasal sila at napagdesisyonan na kung mamamatay sila ay mamamatay silang magkasama. Sasama na sila kay Jean pabalik sa Zapote Street pagdating ng umaga. Panlilin lang. Kinaumagahan ay sa Santa Mesa muna dumiretso ang mag-asawa kung saan inabisuhan sila ng mga kaibigan at kamag-anak na huwag nang bumalik sa Zapote Street. Napaisip ang dalawa kaya humingi sila ng payo sa Manila Police Headquarters. Ngunit tila drastiko para sa kanila ang ipinayo ng mga ito. Ipatawag si Pablo Kabading at sabihin ito sa kanya sa harap ng kanyang nakatataas na opisyal. Hindi nila ito ginawa. Nagdesisyon na lamang ang ama ni Leonardo na tumungo sa Zapote Street kasama si Jean at Nonilo upang kausapin ito. Pagdating doon ay magiliw silang pinaunlakan ni Pablo. Nakangiti ito at puno ng pagbati. Sinabi pa niyang bakit hindi man lamang siya binisita ng kanyang balae dati. Kung saan sinabi nitong pumunta siya ngunit walang nagbukas ng gate. Kakaiba ang susunod na nangyari. Pinatawag ni Pablo ang kanyang asawa at tinanong, nasa bahay ba ako nang dumalaw ang ating balae? Simple ang sagot ni Mrs. Asuncion, wala, nasa labas ka. Pagkatapos ito ay agad siyang umalis. Napansin ng mga kitangon na si Mrs. Asuncion ay lumalabas lamang kapag ipinatawag ni Pablo at biglang nawawala pagkatapos gawin ang ipinagagawa nito sa kanya. Dito na sinabi ni Pablo na hindi siya tutol sa paglipat ng mag-asawa ng bahay na siyang ikinatuwa ng mga kitangon. Inaya nila itong sumama sa kanila sa Santa Mesa upang pagbatiin ang mag-asawa at mga magulang ni Lydia. Pagdating sa Santa Mesa ay inabutan nilang nakaupo sa sala sina Lydia at Leonardo. Malumanay na sinuway ni Pablo ang kanyang anak. Sinabi niyang, bakit mo ginawa ito? Kung gusto mong bumukod, bakit kailangang lumayas ka pa? At sabi naman niya kay Leonardo, at ikaw, galit ka ba sa akin?
Inulit ni Pablo ang kanyang pangako na hahayaan niyang humiwalay na ng bahay ang bagong kasal. Sa sobrang saya ni Jean ay nag-aya itong mag-celebrate sa Max's Restaurant sa Quezon City. Sinabi ni Pablo na isa itong reunion at dapat siya ang manlibre, ngunit hindi siya hinayaan ni Jean. Kinabukasan, tumawag sa Santa Mesa si Pablo at sinabing may sakit ang ina ni Lydia at kung maaari ay puntahan niya ito. Magkasamang pumunta sa Zapote Street si Leonardo at Lydia. Ngunit pagdating nila doon ay wala namang sakit ang kanyang ina kaya bumalik sila ng Santa Mesa. Pagkatapos mananghalian ay pumasok na sa trabaho si Leonardo upang magturo sa kanyang klase. Maya-maya pa ay muling tumawag si Pablo at sinabing ayaw kumain ng kanyang ina at kung maaari ay bisitahin niya itong muli. Sinamahan na nila Jean at Nonilo si Lydia pabalik ng Zapote Street upang makapagsimula ng mag-impake ng kanyang gamit si Lydia. Pagdating nila sa bahay nila Pablo ay nalibang sila sa kanilang nakita si Mrs. Asuncion ay nakahiga sa sofa. Sabi ni Pablo, kaninang umaga pa nakahiga yan dyan. Hindi mapakali sa higaan, galaw ng galaw, hinahanap si Lydia. Napangiti na lamang si Jean sa pagka-childish ng kanilang istratehiya para papuntahin si Lydia doon. Halata namang nagtutulog-tulugan lamang ito, ni walang gusot, ang tuwalyang hinihigaan ito. Si Lydia naman ay seryoso, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Narinig pa nilang naghahatak ito ng mga drawer. Si Mrs. Asuncion naman ay pumuslit papasok ng kwarto ni Lydia habang nag-uusap sina Pablo at ang magkapatid. Sinabi niyang nais niyang doon tumira si Lydia. Akala ko ba na areglo na natin ito kagabi, sabi ni Jean. Binuo ko ang bahay na ito para kay Lydia, pagpapatuloy ni Pablo. At itong bahay na ito ay kanya. Kung gusto ng mag-asawa na bumukod ay kami na lamang ng asawa ko ang aalis. Pagod na ipinalawanag ni Jean na nais ng mag-asawang tumira sa apartment na nabayaran na nila ang lease. Ngunit naputol ang kanilang usapan ng magkaroon ng kalabog mula sa kwarto ni Lydia. Tila nagkaroon ng agawan sa pagitan ng mag-ina. Excuse me, sabi ni Pablo. Ngunit bago tuloy ang makaakyat ay sinabi niya sa magkapatid na huwag sana siyang hindi maintindihan ng mga ito dahil hindi niya iko-coach si Lydia kung ano ang sasabihin nito. Isinara niya ang pinto pagpasok sa kwarto ni Lydia. Maraming saglit ang lumipas bago magkasamang bumaba ang mag-ama. Hawak ni Lydia ang isang malaking krus. Walang ekspresyon sa kanyang mukha na sinabihan ang dalawang umuwi na ito. Akala ko ba magsisimula na tayong hakutin ang mga gamit mo? Angal naman ni Jean. Tiningnan lamang ni Lydia ang kanyang krus at sinabing isa ito sa mga unang gamit na nais niyang dalahin sa kanilang bagong bahay. Ipasundo niyo na lamang ako kay Nardine, huling sabi nito. Walang nagawa ang dalawa kundi umuwi. Sa Santa Mesa, walang nagawa ang magkapatid kundi tawagan si Leonardo upang sabihin na naiwan sa Zapote Street si Lydia. Napabulala si Leonardo, bakit niyo siya iniwan doon? Bubugbugin siya ng kanyang ama, kukunin ko siya. Sinabihan ni Jean si Leonardo na huwag pumuntang mag-isa, dumaan muna sa Santa Mesa upang sunduin si Nonilo. Hindi makakasama si Jean dahil kailangan niyang sumakay ng bus papuntang Subic para sa kanyang trabaho. Inabisuhan pa rin ni Jean si Leonardo na kung pagdating nito ay ayaw pa rin ni Lydiang sumama ay huwag itong pilitin. Umalis siyang agad at huwag siyang magpapilit na doon tumira. Pag-alis ni Nonilo at Leonardo ay di magawa ni Jean na sumakay ng bus. Sobra ang pag-aalala niya. Naglalaban ang loob niya kung mananatili ba siya o aalis. Ngunit mas pinili niyang manatili, maya-maya pa. 15 minuto bago ang 7:00 ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Nonilo. Tumakbo ito sa isang malapit na gasolinahan upang makigamit ng telepono. Natataranta niyang ikinuwento na nakarinig siya ng 4 na putok ng baril mula sa kwarto ni Lydia kung saan naroon si Leonardo at ang mga magulang ni Lydia. Ang malagim na pangyayari. Ayon sa salaysay ni Nonilo, pagdating nila sa bahay sa Zapote Street, magiliw silang pinaunlakan ni Pablo sa kanilang bahay. Pinaupo siya ni Pablo at nakipagkwentuhan sa kanya, habang si Leonardo naman ay sinabihan niyang umakyat sa kwarto ni Lydia at naroon ito. Nakita pa ni Nonilo na umakyat si Mrs. Asuncion sa kwarto ni Lydia na may dalang isang baso ng gatas. Maya-maya pa ay may narinig silang babae na sumigaw, pagkatapos ay umiyak. Mukhang may problema doon, sabi ni Pablo, bago nito iwan si Nonilo at umakyat sa kwarto ni Lydia.
Nakita niya mula sa sala na hindi pa nakasara ang pinto. Maya-maya pa ay sinarahan ito at doon na niya narinig ang tatlong putok ng baril. Napatayo si Nonilo sa gulat. Nang marinig niya ang pang-apat na putok ng baril ay tumakbo na ito sa gasolinahan upang tawagan si Jean at ang mga pulis Makati. Sa kabilang banda, mabilis na pinaandar ni Jean ang kotse niya upang tunguin ang bahay sa Zapata Street. Halos balot na ng dilim ang lugar nang makarating siya dito. Saktong dating din ni Nonilo, lula ng isang taxi at ng mga pulis, sakay ng isang van. Sinabi ni Nonilo na sigurado siyang iniwan niyang bukas ang gate, kaya naisip na lang nasa paligid lamang si Pablo at nagtatago. Binalaan ng magkapatid ang mga pulis na mayroong submachine gun si Pablo. Pagpasok sa gate ay halos napatalon sa gulat ang mga pulis nang salubungin ng isa sa mga kasambahay ng mga kabadin. Takot na takot itong lumapit sa pulis at hindi maintindihan ang sinasabi dahil naghahalo na ang takot sa pagsasalita at pag-iyak nito. Nagtago siya kasama ang ispang kasambahay at ang batang ampon ng mga kabadin sa may bakuran nang marinig nila ang mga putok ng baril. Sila ang nagsara ng gate. Isang pulis ang nagboluntaryong pasukin ng bahay mula sa likuran at si Jean naman ay nagboluntaryong pumasok mula sa harap. Nagkita sila ng pulis sa loob ng bahay at tahandahang umakyat ng hagdan papunta sa kwarto ni Lydia. Sa labas ng pinto ay narinig nila ang isang ungol. Sinubukan nilang buksan ng pinto ngunit may nakaharang dito. Itulak mo, umiiyak na sigaw ng ginang. Siya pala ang nakaharang sa pinto. Kinapa ng pulis ang switch ng ilaw at laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang kwarto na punong-puno ng talsik ng dugo. Sa kanilang nakita, ang ginang ay tinamaan sa dibdib at tiyan pero buhay pa. Agaw buhay na ang ginang sa mga sandaling iyon. At hindi makuhaan ng salaysay dahil wala na ito sa wisyo. At tanging sinasabi lamang ay masakit ang kanyang kamay. Nakahiga si Mrs. Asuncion sa mga binti ni Lydia na nakahiga sa ibabaw ng katawan ng kanyang asawa. Hawak pa ni Lydia ang sandamakmak na damit habang si Leonardo naman ay hawak pa ang isang hanger. Tinamaan ito sa dibdib habang si Lydia naman ay sa puso na agad nilang ikinamatay. Si Pablo naman ay nakahiga sa kama ng kanyang anak, duguan, nakanganga at dilat na dilat ang mata. Base sa mga posisyon ng katawan at sa nakuhang salaysay kay Mrs. Asuncion matapos itong maoperahan, binaril ni Pablo si Lydia habang hinaharangan ito ng kanyang katawan ang kanyang asawa at nabaril naman si Mrs. Asuncion nang iharang ang sarili upang protektahan ang kanyang anak. Pagkatapos ito ay tinutok ni Pablo ang baril sa at sa kanyang pagbagsak ay maaaring sa pagkisay-kisay niya ang .45 caliber pistol niya sa paanan ng kama malapit sa paanan ni Mrs. Asuncion. Naging sobrang kontrobersyal ng pangyayari sa bahay ng pamilya Kabading sa Zapata Street at agad lumabas ang kwento ng pangyayaring ito sa dyaryo. Isinulat din ni Nick Joaquin, isang national artist, sa ilalim ng pen name na Quijano de Manila ang The House on Zapata Street na hango sa kwento ng pamilya Kabading. Isinapelikula ito noong 1981 at pinamagatang Kisap Mata sa direksyon ni Mike De Leon. Ngunit upang makaiwas sa kaso, imbis na Kabading ang gamitin ay ginawang Karandang ang apelido ng pamilya. Naging controversial din ang pelikula dahil ito ang unang beses na naisa pelikula ang incest sa Pilipinas dahil isinama nila dito na may relasyon ang mag-ama kaya ganoon na lamang itong kaposesive sa kanyang anak. Bago ang debut ng pelikula ay nagsalampa ng temporary restraining order si Mrs. Asuncion upang hindi maipalabas ang pelikula. Totoo man o hindi, tanging ang bahay sa 1074 Zapata Street, Makati City lamang ang saksi sa totoong mga nagaganap sa loob ng kanilang bahay. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Pablo Kabading? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.